life. Magbabalik na naman po ating programa Wata Wata Today with Tito Buying. Siyempre, ito ang inyong lingkod, Tito Lino Manyari, a.k.a. Tito Buying, na bumabati lagi sa inyo ng isang maganda-magandang hapon. Ayan. Sa lahat po na makatutok, stay tuned lang po kayo dyan. Lagi nyo po kami tutukan. At makakakuha na naman po kayo na napakagandang inspirasyon at aral sa ating mga pinagpipitagan ng panauhin. Katulad po ng nasa tabi ko po ngayon, na ipapakilala ko po na sa inyo sapagkat siya po ay isang actress. Singer na napakagaling na singer, lagi po siyang kasama ni Faith Cuneta na talagang kapag halimbawa po may mga concert po si Faith Cuneta, lagi po siyang nandoon, kasama po siya niya. Kaya wala na pong iba, wag na po natin patagalin at ipakilala na po natin ang ating napaka-espesyal na panauhin ngayong araw na to. Miss Zai Soriano. Hello, hello Zai. Boying. I'm so happy that I'm back. Last time it was a year ago ba yun? More than a year. Yeah, oo. Yeah, oh. We were promoting Love Ain't Enough. Yung isa mong single. Yeah. Ah, movie ba? Movie at saka single. Love Ain't Enough and yeah, the single, yung soundtrack din nun. Yeah, oo. So, bali, congratulations nga pala kasi ang dami nun mong natanggap na award dahil dito sa movie na to, di ba? Yung ginawa mong movie noon? I think it was nominated sila, Direk James. Yes. And then the award that I'll be receiving, it will be tomorrow. Tomorrow? Yes, sa Promenade Green Hills, sa Best Award. Wow. So, luckily, napili po tayo bilang promising recording artist of the galing, year. Galing, ah. Yeah, so madami pang ibang categories. Nandun si Naima Castro, Lloyd O'Malley, and other great artists. Sobrang dami. So, kumbaga, nakahilera ka na doon sa magagaling na singer. Parang I don't know kung nakahilera talaga eh. Kasi mga idol yan eh. So anyway, pag-usapan natin itong mga, di ba meron kang single na ginawa? Yeah, so yung first single, it was a very short song, acoustic, ginamit siya sa movie na Love Ain't Enough, starring Akihira Blanco. Yes. Yeah, so entitled I'm a Lady, and it was written by Arturo Wawi de la Torre. Mm-hmm. And yes, so nung na-excite ako mag-record, so we decided to license a song called Angel. It's originally a song by Sarah McLachlan. She's correct. A Canadian singer. And then we created an acoustic version. A very simple acoustic version. So if you want to go to sleep, ayan po yung papakinggan nyo. Nasa Spotify na ba to? Yes, it's available everywhere. It's on Spotify, Pandora, iTunes. You can download it via iTunes and stream it via Apple Music. Mm-mm. And I think it's available everywhere, even in YouTube Music. Yeah, it's everywhere. Pero naman dito sa pagiging actress mo, meron ba naka-line up ng project para dito sa pagiging actress mo? After two movies, I decided na parang ipahinga ko muna yung pagiging nanay ko palagi sa sa movie. Sa mga movie. Kasi I am in the process of creating an original music with Mr. Elmer Blancaflor and Vivian Blancaflor. Sila po yung sumulat. Wow, ang galing naman. Kumanta ng yung kanta ni Faith Cuneta na na soundtrack sa isang TV series dati. Correct. Pag-ibig ko ay pansinin. So they wrote that they're very, very nice and very kind to me. Mm-mm. And we are also planning to recreate a folk song, a very old song. So folk song, parang 1900s pa. So it's a public domain, so we are so lucky na malalagyan siya ng new arrangement. So entitled The Water is White. Ayun. So, that will be released soon. So, doon ako naka-focus in upcoming shows kasi medyo sunod-sunod. Lately. Oo nga. Di ba may concert ka pa na pupuntaan ngayong kwan na to? Hindi naman concert ko, pero maybe in the future yan. Ano? So, kakatapos lang ng show with Faith Cuneta and Angeline Quinto nung mga nakaraan. And then, the following will be with Ice Siguera, Ima Castro, and together with my very good friend, Sarah Javier. Yes. Laverne Arceo. And Jem Castillo and marami pa pong ibang special guests. This will be
Okay lang na i-plug. Yes, yes. Yeah, this will be on December 13th in Clowns ulit yung venue. Sa Clowns. Yes, sa Clowns Republic. Yes. Sa so, Quezon Avenue. Yes. Yes. And then there will be another show on December 28th. It will be with the new recording artist, Ram Castillo. And details will be out soon in my social media platforms. Mm-hmm. Ayun. Right. Hindi ka busy. Actually, may pumila na nga ng January, sabi ko. Kasi alam mo naman ang story. Yes, I work full-time sa human resources, sa talent acquisition, sa isang company here in Makati. Mm-mm. So, the acting and singing, it's just on the side. Pero lately, parang yung weekends ko dumadami na. So, maraming salamat, maraming nakakapansin. Correct, oo. At saka hindi, kasi ang galing-galing mo naman. Sana mabigyan mo, mapagbigyan mo ako ng kahit konti lamang ng kanta. Okay. Okay lang ba? Yeah. So maybe ay old song na lang din, ano? Ah, sige. Game. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhymes. Talaga konti niya. Yeah, konti niya. Hindi kasi sobrang paosa, sobrang pagod, yeah, at saka apoy at sa dami ng mga commitments. Yeah. Yes. But just to give you a hint about that song, it's called A Song For You, popularized by Miss Karen Carpenter. So I'm such a huge fan of Karen, and Karen Carpenter inspires me a lot. Even hindi ko naman siya nakalakihan. Correct. So makwento ko lang, when I was in Bataan din ako. Oo. When I was in Bataan, like my teachers in Jose Rizal Institute, that they were wondering why I'm collecting cassette tapes noong araw of the Carpenters. I don't know, their music speaks to me and everybody loves the Carpenters. Mm-mm. Kasi ang gaganda naman ng mga kanta niya. Yeah, exactly. Tsaka talagang makukuha ka, may in love ka pag halimbawa si Karen Carpenter yung kumanta. Tama po. Mm-mm. Sobrang idol natin yan. Yes, oo. So, ayun na nga. Dito na nga. May mga coming project ka pa rin aside doon sa this coming project mo dito in December? More on, I have a show in Bulacan this January pa, 27, and then we are working on a show na I cannot disclose pa. Actually, malaking show siya with a vocal group here in Manila, and one is a pop singer here in Manila as well. So, parang tatlo pa yung nakapila eh. So, it's going to be a big project. So, sa music naman, ayun, I mentioned earlier si Vivian Blancaflor and Elmal Blancaflor. Sa kanila po talaga ako nagbibigay ng tiwala. Uh-oh. Dahil alam, napaka-talented po talaga nila. So, yes. Yes. Ayun. So, congratulations and good luck sa lahat ng mga project na dumarating sa iyo. Right. Ayan. So, baka may babatiin ka para naman mabati mo or pasalamatan mo. Pagkakataon mo na. Yes. I just wanna say a big thank you first to, number one, to my colleagues in Optum, Ms. Roxanne Banaag and Clark Bernabe, our director, and QB Kiban. And of course, I would like to say thank you to my friends sa industriya. Nandiyan po yan, Tita El, Kuya Elmer Blancaflor, Vivian Blancaflor, and to the president of the Philippine Movie Press Club, my PR, Fernande Guzman. Hello, Tay. And also kay Sara Javier, recording artist na friend ko, na thank you for your guidance, and Laverne Orseo. And of course, to Ferdy Pagaw, Tita V, hello, thank you, and I love you. And to my Tita Nini of LMS and Sons in Bulacan. Who else? Yung mga kababayan ko sa Zambales, sa Iba. Hello po sa inyong lahat. At saka po sa Bataan. Orion Bataan. Ayan, dyan po ako lumaki. Dyan ako gumraduate. Maraming salamat. Ayan, I miss you all and see you soon. Ayun. So, balita ko, pupunta ka ng Bataan para doon sa isang engagement. Yeah, I am in, actually it's not a formal negotiation pa eh, parang in talks pa lang ako because they found out that I'm creating projects here in Manila. So the teachers in my school, sina Susan Elesyon, hello po, and to Miss Lolit Vergara, ayan, so I'm in touch with them and hopefully we can work, it will work out. So kami ni Papa Obet. Si Obet, si Papa Obet ng
DWLSFM. Yes, it's from Batanas. Well, so sana yun, makarating kami doon para mayakap namin yung mga teachers namin dati. Ayun. Sobrang So anyway, eto na nga, dumating tayo sa part na talagang napaka-exciting para sa iyo. So anyway, ito. De, bago ako bumunta dito, binabati ko si Governor Tita Cherry Meneses na talagang nakatutok ngayong araw po na to. Hello po sa lahat po ng mga governors po natin sa ating district, sina Governor Ruel, Governor Ray June, Governor Hiner, Governor sino pa ba to? Si Governor Tess, ayan. Tsaka si Governor Ruth, ayan. So, happy viewing po, Tita. Sorry po. Tita Cherry Meneses, ayan. Sala po ng Balangas City Lions Club at tsaka sa Lions Club International, ayan. So, anyway, eto na. Unang ginagawa pagkagising. What? Unang ginagawa pagkagising. Pagkagising? Yeah. Asin o paminta? Asin. Unang hinahanap mo sa tao. Hinahangaan mo pala. Unang hinahangaan mo sa tao. Pwede ko sabihin? Yes. But kung bulaklak ka, ano ka? Sampagita. Ganda o talino? Talino. Biggest insecurity. Biggest insecurity, I can't belt much pag kumakanta. Lugar na gusto mong puntahan kasama ang pamilya? Boracay. Pera o pag-ibig? Pera. Tulak o hila? What? Pus or hila? Tulak o hila? Medyo dominant ako eh, so push. Corona o diploma? Diploma. Para sa iyo, ano ang konsepto ng pagtulong? Konsepto ng pagtulong, it's everything na hindi ka humihingi ng kapalit. Kagandahan panlabas o pagkagandahan panloob? When was the last time na nagpunta ako ng bar na check out sa soul ng tao na yan? Panloob. Para sa inyo, ano ang konsepto ng pagpapatawad? Konsepto ng pagpapatawad, regardless kung ikaw ang may kasalanan o hindi, you say sorry. Tanda ng may pinag-aralan. Yes. Ano natutunan mo sa panahon pandemic? Panahon pandemic? That you should be kind to one another. Araw o gabi? Araw ay gabi. I like gabi. Balutong o malambot? Malambot. Hindi ko matigas na malambot. Greatest achievement. Greatest achievement will be, ay nako, ito po, yung bukas tatanggapin ko yung awards sa Prominent Females. Yes. And then, yeah. Sexiest part of your body. Pinaka sexy na part ng body mo. Parang wala naman. Eh, sabi nila legs daw. Wet or dry? I like wet. Lights on, lights off. Lights on, lights off. Lights. Para mahuli kong may sumpa. Lights on. Sex or chocolate? I'd go for sex. Ang tagal ko nang wala eh. Position you want? Position that I want? On top. Describe yourself in three words. One of a kind. One of a kind, yeah. Ayun. So anyway, thank you very much. Maraming salamat sa iyo. Pinaunlakan mo ang pag-invite ako sa iyo dito para thank naman you. Ma-interview ka at makapagbigay ng... bago nga pala, Let, pwede magbigay ka ng message sa ating mga viewers kung ano yung natutunan mo sa sarili mo at matututunan mo pa. Ang tagal ko nang nabubuhay pa lang, tanda ko na. So my only advice to everyone is to be nice. Wherever you go, kahit na may pangalan ka na, celebrity ka na, or anong klaseng tycoon ka ng negosyo, just be nice and be kind.
lately, natututunan ko yan kasi when my mom passed away last year, ang sungit ko, nangaaway ako nung walang dahilan. So, nare-remind ako ng mga kaibigan ko everywhere I go na, Sai, be nice. Okay, I'll be nice. Uh-huh. Ayan po. So, yun lang ang natutunan ko at kaya kong i-share. Very basic. Mm-mm. Kapag napipi-feel mo na nagtataray ka na, nagsusungit ka na, atras ka muna ng konti, baka may masabi tayo na hindi maganda. Oo, makasakit tayo hindi ng kalaban. Hindi natin mabawi. Correct. Yes. Oo, ayun. So anyway, maraming po salamat sa pagpunta mo dito, unang-una. At sana ay makabalik ka ulit dito pag halimbawa may mga ipopromote ka. Welcome ang Wata Wata Today with Tito Buying para sa iyo at bilang kaibigan. Yes, pwedeng, ano. Sure. Last na lang, I just want to say thank you to Richard Hinyola. All right, I love you, sir. Thank you so much, and Tita Ferdy Pagaw. Again. Ang iyong photographer. And Alexander Fong, yes, photography. So, napakagaling ni Alex. Correct. Ayan, kaya pag halimbawa gusto nilang magpa-photoshoot. Ayan, look for Alexander Fong in Facebook and Instagram and TikTok, I guess. Yeah, TikTok? Ayan. Napakagaling niya ni Alex. Thank you so much, and have a nice day, everyone. Ayo, thank you very much. So, bali, bago po tayo mag-commercial, binabati ko po na mega shout-out po sina Angela Tita A, si Angela Cabra, Tita Cherry Meneses, Jason Quaresma Peril, Adonis Cesar Reyes Martinez, Jevan Mayari, ang aking pinsan na nasa Hong Kong. Kumusta ka na dyan? Mag-ingat ka. Si Nanay Mila Naka, ang aking pamangkin si Aizen Isabel, ayan, si Ann, happy viewing lalo-lalo na dyan sa mga taga Wiggies Ice Cream. At nag-open today ang isa pang store ng Wiggies Ice Cream along Roman Highway, Gabon, Abukay, Bataan. Kung halimbawa po gusto nyo po matikman na napakasarap na ice cream, mamili lamang kayo at pumunta lamang po kayo sa Wiggies Ice Cream. Napakasarap po ice cream. Siyempre, andito sa SGO, Paolo Monzon. Let's go, Aya. Yeah, mamaya, susunod na po natin interviewin ang ating nagugwapuhan at napakagandang mga Mr. and Miss Chinatown 2023. Si Derwin Hamizon. Ayan, ang aking friend na si Derwin. Hello, Derwin. Kumusta? Tsaka si Sir Jeng Hes. Ayan, si Jeng Hes Kua. Thank you very much po for watching. Sa aking pinsan na si Josefina D. Guzman. Thank you. Ayan. Maraming po salamat kay ating bisita ngayong araw na to. Sa pagbabalik po, narito naman po at may interview naman po natin ang mga pinagpipitaganan at nag-